Ito, nagpapakain ngayon ng babuyan natin. Ang dami. So, nadagdagan tayo ng 9 na biik. So, shout out kay Marcelo Kamunggol. Marcelo sa Kamunggol sa Italy. O nang nagpa-shout out sa munting vlog natin. Shout out po sa iyo, sir. Yan sa Italy, ingat po kayo lagi. Lalo na sa mga hero natin, OFW na hero natin. So, eto yun. Babay natin yung mga dinidiscuss ko na kapag may 36 tayo na inahin, dito sila, mga nganak, yung tatlo kada buwan, so may 15 tayo na 15 tayo na biik kada buwan. Ang bayad ng 15 na biik kada buwan, 52,500. So kung 36 yung baboy natin, isang beses sila mga anak sa isang taon, may 50,000 tayong kikitain kada buwan. Pero yung mga nanganak na, minsan dalawang beses sila mga anak sa isang taon. So pinaka-minimum kasi yung kinocompute natin. So achievable ba yun 100,000 a month? Kung may at least 60 ka na inahin. So tingin ko achievable. So paano yung pagkain nila? So yun nga, ang darak na kinakain nila, 1,000 per day. So sa loob ng isang 130,000 plus yun magpapakain. So para makatipid po tayo sa baboy natin sa pagpapakain, kailangan gumawa tayo ng paraan. Yung gagawa tayo ng mga pagkain nila na iluluto, yung binugbong tayo dito, yung mga kangkong, gabi, yung sapa, yung yung puno ng saging expander. Tapos haluan natin ng gabi. Bakit gabi? Ang gabi kasi napakataas ng protina. Tapos alternative natin na lang yung mga nyug na nahuhulog sa fish pan, madami. Pero may nakita ko nangungulang nyug sa loob ng natin. May malilikot talaga ang mga kamay. So yun po, kung achievable ba. Katulad ngayon, may dalawang nanganak. Yung unang baboy na nanganak, first time yung mga anak, 5 ang anak. Ang problema, kinain yung isa, namatay yung dalawa. Dahil first time niya siguro. Ngayon, yung isa naman, 7 yung anak. Yung isa na 5 ang anak, nabuhay yung dalawa. Bali, namatay yung 3 dahil kinain yung isa, namatay yung dalawa. Yung isa naman, nanganak ng 8, namatay yung isa, 9. Ay, 7. So, bali ang bagong biik natin, 9. Tapos, madami pang buntis food dyan. So, dyan. So, update natin to. Last week lang kasi yung huli kong vlog. Yun, may mga nakakulong. Ito po yung nakakulong na white. Tingin namin, mukhang malapit manganak. May dalawa pa po doon nakakulong. So, ito po. So, kapag tayo ng ito yung bulugan, tinali namin kasi madaming naukunan, pinipilit niyang i-made yung mga buntis, naukunan sila. So, ito po, yung isang puti buntis din, buntis yung dalawang babae dyan na kulay white. Buntis yung white na dalawan, green. So yun, ang matibay po itong mga black, medyo may kaliitan nga lang. Pero after sa mes nila mga anak, ibig sabihin after 1 year, 4 months bago mga anak. So 2 times a day.
Yun. Yun puti natin. Ang maamo. So, yan dami namin natin biik na pangbenta. So, eto po sila. Ang tatakaw. Yan, para ma-vlog natin yun. Ano, puntan natin yung bagong panganak. Si Lola. Doon si Lola sa loob. Ang bahay ka talaga. Ito si Lola. Kaso nga lang, ano, nag-away-away sila eh. Hindi kaya kakainin yun, ano, yung maliliit? Dok? Sinira na yun, ano? Hindi na niya kakainin yan, Dok, kasi buntis eh. Ito? Opo, ang kumakain lang sa mga anak, yung mga, ano, yung anak na. Ah, yung mga nanganak na. Sa buntis to. Pwedeng... Pero yung mga buntis, hindi po. Ah, yun. Yun yung asawa ni Teddy, si, ano pa alam mo, Lynn? Lynn. Si Lynn. Sabi ko sa kanya, i-upload, update ko kasi nga, yun, nanganak yun si Lola. Yung mataba nating inahin, napakataba. Meron pa dun, dalawa yung anak mo. So, eto, nanganak ng pito, no? Anim po yan. Ah, anim. So, walo lang pala ang ano. Mga pilip natin na bago. Eto, buntis din to. Okay. Ang tabari. Oh, ikukulong na lang bukas kasi malapit ng mga anak. Eto. Eto, buntis din ata to eh. Opo. Eto, buntis. Oh, hindi. Buntis. Oh. So. Yan. Puntan natin yung mga. Eto yung buntis. Ah, ito yung nanganak ng dalawa. Andoon. Lima yung anak niya, kinain ng iba, yung isa, kinain ng inahin na matanda na. Tapos yung dalawa na isa na matay. So, walo yung bago nating biik pala. So, antito. So, first time yung mga anak kasi maliit pa siya eh. Lalaki po yun after niya mga anak, yung pangalawang anak mo. So, andito yung mga inahin natin. Ito mga, ano to, mestizo native. Ang laki. So, balak namin, ito yung gagawin nating, ano, materialis yung mga anak niya. Mate doon sa native na, ano. Na bulugan. So, andyan yung mga napier natin. Para sa pagkain nila. Bukas, maglalagay tayo. Try na. Try natin maglagay bukas. So, eto, in-update ko kanina yung bakod, pero update na lang natin bukas. Ulit, dahil na-copyright, may nagsasounds pala doon ng stereo. Nagpapatugtog ng stereo. So, andito yung mga puno natin ng nyog na nahuhulog, pero may mga kahari tayo dyan. Hindi na sila nahiya. So, ito more than 1 week na pong hindi nag-ulan dito. Medyo dry yung lupa. So, yun, balik po tayo doon sa mga nagpapakain. Nangangagat kasi yung iba eh. Ito yun, ano, oh, malaki. Malaki ang yan. Sana 10 o 15 sana ang anak. Ang ganda sana. Ang laki. Ito yun, ano, the mighty four. Kasi sila yung tatlong inahin, pinanggalingan ng mga baboy natin. Ito yung bulugan, pangalawa. Hanapin natin yung isa. Ito yun, pangatlo. So, may isa pa.
ito na lang ito. Hello. So may manok din hindi sa atin yan anak. So eto kawawa yung mga maliliit. So hindi ka na nakita kung aling dyan yun ano. Pang apat na mighty four. Ah, nagbugbog kayo kahapon? Diretso po. Diretso po wala. Kasi naubos na. Dapat ano ang pagbubugbog ano 3 times a week lang? Eh ano, panghapon lang sila sa kaagahan lang naman po yun. Ah, merienda lang. Adag, ilan na lahat sila? Ano na yun? 43 pati yung maliliit. Iba pa yung mga... Bago. Bago. Di 51 lahat. Ito sana magkaanak na oh. Malapit na kaya to. Opo. Ayan si Lynn, pagpakain natin. Kasi may nag-aaral na anak, college. College na yun. Yun anak mo, Lynn, no? Pang, college na. Opo. Yan si Lynn. Masayipag natin natin pag-alaga. Napada, magmula nung sila yung nag-alaga, dumami na yung baboy natin. Yeah. Bibigyan natin ng incentives pag ano. Hello, Lola. Ito ang laki ng ano. Medyo payat yung iba. Kainit kasi ito sa amin. Nakagat ako. So, ayan. Shout out ulit po kay Marcelo Kamunggul po. Siya yung unang nagpa-shout out sa munting vlog natin, channel natin. From Italy, ingat kayo. Ingat po kayo dyan, sir. Ano natin, hero natin, mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasakripisyo. Ito po kapag ano, nag-retire na po kayo, magandang ano, gawing business, kailangan pag-aralan. Pag-aralan paano kasi may kita nga. Diba, may isang hektarya kayo, pwedeng mapadami. So, yun, madami na rin tayo na ibenta dito. Saka may tatlong kinatay na malalaki. So, ay, si Lola, si Tandang, si Tandang, Walambeng. Yan si Lola, nakawala? Opo. Dalawa po sila. Ah, dalawa? Opo. Yung isa yung si Lola. Lola una to eh, yun si Lola pangalawa. Ba't Lola ang pangalan nila? Alam po nila sila kasi daw yung unang babi ni sila. Ah, so, niya. Lola pala. Ang pinangalanan ko sila Mighty Four eh, kasi apat na tatlong inahin ng isang bulugan. Opo. Kaya tinawag ko silang Mighty Four. Ah, kaya pala Lola. Opo. Ah, ngayon alam ko na. May mga pangalan. Yun, kaya pala natin hinahanap yung isa. Yun pala yun ng anak. Si Lola pala yun. Si Lola yun. So, tatlong inahin na sa kaapat. Yun yun, yung nag-produce sa mga baboy natin. So, sarap nilang kumain. Lola. Hindi kasi ang isang sako, no? Eh, 5 set kalahati. So, yun. 500 ang isang sako ng darak, eh. Pero so, kangkong na binubugbog. Yung may kangkong na niluluto. Yung sapal ng yung ano, yung saging sana, yung tangkay ng saging. Tapos haluan ng gabi. Kasi ang gabi, yung tangkay ng gabi, mataas ang protina. Yung tangkay ng saging, walang masyadong makukuha doon. Kumbaga expander lang. Nadagdagan muna laing ng gabi para magiging mataas ang protina niya. Kaya para okay lang. Kumbaga yung tangkay ng saging, yung puno ng saging, kumbaga para mabusog lang sila, pero kulang na kulang sa protina. Kaya kailangan yun, gabi. Kaso nga lang wala tayong gabi. Bukas magtatanim kami. Pero yung kangkong, maano yun eh. Maganda rin. Maganda. Parang kahit yung kamuti. Ah, oo. So, yun po. So, eto yung isang ano, Lola. Si Lola.
ang laki ng tiyan. So yung mga yan, 2 times a year na silang nanganganak, saka madami ng mga nang hindi katulad yung mga bago lang. Ito mga to, anak na lang to. Kumbaga inbreeding na to. Kaya nagkrokros tayo sa mga mestizo para yun ang gagawin natin inahin. Kung kinakasta na naman yun, ibuntis. Nako. Makukuna na naman yun. Hindi na siya abot eh. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye po.